Kamusta? Ako si Caroline. At ito ang aking kwento. Isang araw nakatanggap ako ng text galing sa mami ko habang ako ay nasa klase. Tiningnan ko lang yung notification sa FB ko na ang sabi umalis na si Tom. Pumunta ka na dito. Tom nga pala ang pangalan ng daddy ko. Nagulat ako sa message sa akin ng mami ko. Baka na wrong send lang siya. Kinakabahan ako na malaman ang posibilidad na may ibang karelasyon ang mami ko. Magre-reply sana ako kay mami pero binuran na niya yung message at sinabi na wrong send lang daw siya. Alam ko nagsisinungaling si mami. Feeling ko may kabit si mami at niloloko niya si daddy. Galit na galit ako. Parang hindi ako makahinga. Nagpaalam ako sa teacher namin. Sinabi ko na masama ang pakiramdam ko at umalis na sa klase. Mabilis akong umuwi ng bahay para alamin kung ano ba talaga ang nangyari. Tumago ako sa mga halamanan malapit sa amin para makita ko kung sino ang papasok sa bahay. Inihanda ko ang camera ng phone ko. Hindi ko alam ang gagawin ko pag nalaman ko kung sino ang kabit ni mami. Paano ko yun sasabihin sa daddy ko? Siguradong guguho ang mundo niya lalo pa ngayon na nagiging maayos na ang lahat sa kanya. Na-promote kasi si daddy sa trabaho at masayang masaya ito. At ano rin ang sasabihin ko kay mami? Gusto ko siyang sigawan. At may dumating na nga na sasakyan sa tapat ng bahay namin. Mas lalo akong naguluhan. Parang pamilyar sa akin ang sasakyan na iyon. Lumabas ang driver at nakita kong kapatid yun ni daddy. Si Tito Jim. Kung kanina galit na galit ako, mas lalo na ngayon. Paano nagawa ni mami na mangaliwa sa daddy ko at sa kapatid pa niya? Inisip ko kung kailan pa nagsimula ang relasyong iyon nila mami at tito. Hindi naman kasi sila ganoon ka-close. May lihim ba silang pagtitinginan dati? Wala akong maalala. Siguradong magwawala si daddy kapag nalaman niya ito. Baka nga hindi pa siya maniwala. Ako din kasi hindi rin makapaniwala sa nakita ko. Pero ano pa bang maedadahilan ni mami sa message niya? Kaya pala nagpark si Tito malayo sa bahay para hindi siya makita. Nagsimula kong kuna ng picture si Tito Jim habang papasok ito ng bahay namin. Sana pala na screenshot ko yung na wrong send na message ni mami sa akin. Nung nakapasok na si Tito, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto ko pa sanang kumuha pa ng maraming larawan sa bintana. Nung malapit na ako, parang may narinig akong kakaiba. Kaya mas lalo akong lumapit sa bintana para makita ang ginagawa nila. Nakita ko si mami na binibigyan ng isang basong wine si Tito Jim. Tumulo na lang ang luha sa aking mga mata at nasabing, tama nga ang naging hinala ko, si mami at si Tito Jim ay in love sa isa't isa. Kinunan ko sila ng maraming mga larawan at tumago na ulit ako sa halamanan. Iniisip ko na ang mga sasabihin ko sa mami ko, pero ang naisip ko lang, bakit mo yun nagawa? Iniisip ko rin ang sasabihin ko sa daddy ko, at naiisip ko lang, daddy, may masama akong balita sa iyo tungkol kay mami. Ayoko na ako ang magsabi kay daddy. Pero kailangan niyang malaman ang katotohanan. Galit na galit ako habang umiiyak. Iniisip ko, anong mangyayari sa aming pamilya? Maghihiwalay na ba sina mami at daddy? Kanino ako titira? Sana kay daddy na lang dahil wala na akong tiwala pa kay mami. Pero paano kung mas galit sa akin si mami dahil sinumbong ko ang relasyon nila ni Tito Jim kay daddy? Oo, galit ako sa mami ko, pero ayaw ko naman na mawala ang pagmamahal niya sa akin. Mas mabuti siguro na huwag na lang akong magsalita at hayaan na lang na kusang malaman ni daddy ang mga nangyayari. At dumating na nga si daddy sa bahay. Gulong-gulo na ako ng mga sandaling iyon. Hindi pa umaalis si Tito Jim. Hindi ko hahayaan na makita ni daddy ang ginagawa nila ni mami. Kailangan niyang maging handa sa mga makikita niya.
Anabanggan ko si Daddy sa may pinto. Nagulat si Daddy nang makita niya ako. Kinuha niya ang susi at bubuksan na sana niya ang pinto. Hi Caroline, bakit nandito ka na? Huwag kang pumasok sa bahay, Daddy. Pinigilan ko siyang pumasok sa bahay. Sasabihin ko na sana nang biglang. Nakita ko si Mommy at Tito Jim kasama ang iba pang kaibigan ni Daddy. Sumigaw sila ng surprise. Nakatayo silang lahat malapit sa lamesa na may mga cake at wine na inumin. Binigyan ni Tito Jim ng wine si Daddy at sinabi nito, "Congratulations for your promotion, kapatid ko." Hindi makapaniwala ang Daddy ko sa mga nangyayari. Pero ako talaga itong gulat na gulat. Hindi ko alam na surprise party pala iyon para sa Daddy ko. Kung napansin ko lang sana na marami pa palang sasakyan sa tapat ng bahay namin. Puro pala sa mga kamag-anak namin ang mga sasakyan na iyon. Nagpasalamat si Daddy sa mga kaibigan at kamag-anak namin. Napatigil na lang ako at napatulala. Pakiramdam ko ang tanga-tanga ko. Nakita ako ni Mommy at sinabi nitong hi, Caroline. Bakit napaaga ka yata? Akala ko ba mamayang hapon pa ang uwi mo? Hiyang-hiya ako sa Mommy ko. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Oo, may meeting kasi mga teacher namin. Hindi ko alam na may pa-surprise party ka pala kay Daddy. Oo, anak. Proud kami sa Daddy mo. Hinalikan ni Mommy si Daddy. Nawala na ang mga pangamba ko nung makita kong mahal nila Mommy at Daddy ang isa't isa. Caroline, gusto mo ba ng cake? Ang natutunan ko sa mga pangyayaring ito. Huwag basta-basta manghuhusga kung hindi mo pa alam ang buong pangyayari. At huwag laging magtamang hinala. Mayroon ka rin bang nakakahiyang kwento tulad ng sa akin? Yung namali ka ng palagay. O may hindi ka naintindihan na akala mo tama ka. E share mo na yan sa amin. Huwag mo na rin kalimutang mag-comment. Paki-like and subscribe na rin ng ating channel para sa iba pa nating mga video.